Teacher Sally, and this is Net25 Kids Live! Mga bata, welcome to Kid Kuwento! Ang Kid Kuwento ay ang bagong online show namin dito sa Net25 Kids. Mga bata, alam nyo ba na sa Kid Kuwento tayo ay may mga gagawing mga activities na talagang masaya at sobrang exciting? Mayroon din tayo mga interesting topics na ating pag-uusapan at syempre, pagkukwentuhan natin. Kaya sasamahan nyo ako lagi, araw-araw, sa aming Facebook page, that's facebook.com/net25kids, at sama-sama tayong magkwentuhan dito sa Kid Kuwento! At higit sa lahat, ang Kid Kuwento ay ginawa namin para maturuan namin kayong magbasa. At kung kayo ay nagbabasa na, manood pa rin kayo ng Kid Kuwento kasi sa Kid Kuwento, tuturuan namin kayo kung paano pa maging mas magaling sa pagbabasa. Diba ang saya-saya nun? At alam nyo ba na ang pagbabasa ay napakahalaga? Reading is very, very important. It's because reading can help us explore different worlds. And also, reading can help us gain a lot of information. And reading can also bring us to success. That's why we read to succeed. Tandaan, ang pagbabasa ay makapagdudulot sa atin ng tagumpay. Kaya mahalaga na tayo ay laging magbasa. Ah, oo nga pala mga bata. Kung mayroon kayong pictures na nagbabasa kayo, o kaya kwento na gusto nyong i-share sa amin, o kaya kwento na gusto nyong pag-usapan natin dito sa Kid Kuwento, aba, mag-post na kayo sa aming Facebook page. Ulitin ko ha, that's www.facebook.com/net25kids. At huwag kalimutan, gamitin ang hashtag na Kid Kuwento. O, mag-post na o kaya magpadala kayo ng personal message sa amin. PM nyo na kami ha at ipapakita namin ang inyong mga pictures dito sa aming show. O, mga bata, bago ko basahin sa inyo at pag-aralan natin ang ating word for the day, bago natin ito basahin, tatanong ko muna ang ating question for the day. Ang ating question for the day ay, sino ang kilala mong bayani? May naisip na ba kayo? Sino ang kilala mong bayani? Comment below or pwede nyo kaming i-PM. Huwag nyo lang kalimutan ang inyong pangalan at lugar kung saan kayo naroon para mabati namin kayo. Okay. Oh, mga bata, napansin nyo ba kung ano ang suot ko? Aba, naka-Filipiniana akong damit kasi special ang araw na ito. Ngayon ay June 12. Kasi ang araw na ito ay special para sa ating mga Pilipino o sa ating mga nakatira dito sa bansang Pilipinas. Kasi sa araw na ito, isineselebrate o pinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan o Independence Day sa English. Kasi noong June 12, 1898, idiniklara ni General Emilio Aguinaldo ang unang presidente ng bansang Pilipinas sa Kawit, Cavite, ang ating kalayaan o ang kinikilala natin ngayon na Araw ng Kalayaan. Sa araw na yon, kanyang iwinagayway ang bandila o watawat ng Pilipinas. Tulad nito. Ito ang bandila o watawat ng bansang Pilipinas. Pag-aralan nga natin mga bata, anong nakikita ninyo sa bandila na ito? Sa itaas ay may ruong, may iba't ibang kulay ang ating watawat, diba? Sa itaas, ano nga ang kulay na nakikita ninyo? Tama, asul. Sa English, ano ang ibig sabihin ng asul? Tama, blue. At sa baba naman, anong kulay ang inyong nakikita? Pula, very good. Sa English, ang pula ay... Ayan, ito ay... Meron naman dito sa gilid na ito na puting. Anong sukat? Ano bang hugis ito? Tatsulok, tama. Sa English, ang tatsulok ay triangle. Very good. Merong blue dito, meron namang red, at dito merong triangle na puti. At sa loob ng triangle na puti ay bilangin natin ang mga stars. Isa, dalawa, tatlo. English naman.
1, 2, 3. Ang ating bandila o watawat ay may tatlong bituin o 3 stars. Ito ay sumisimbolo sa tatlong malalaking pulo ng ating bansa. Ito ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. O mga bata, ano pang nakikita natin? Kulay dilaw ito at kahapon pinag-usapan natin ito nang tayo ay nag-usap tungkol sa panahon. Anong tawag nga natin dito? Tama! Ang tawag dyan ay araw. Ang araw na ito ay kulay dilaw at meron itong 8 rays o 8 sinag. Bilangin natin para sigurado tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga bata, gawin naman natin ito sa English. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang 8 sinag ng araw na makikita sa ating bandila ay sumasagisag sa 8 probinsya na lumaban noon sa panahon ng Kastila. O mga bata, di ba ang antatapang ng ating mga bayani? Ang tatapang ng ating mga ninunong mga Pilipino. Proud ba kayong kayo ay Pilipino? Ako, proud ako na ako ay Pilipino. O tapos na yung ating bandila. Tandaan ha, noong June 12, 1898, iwinagayway ni General Emilio Aguinaldo ang bandilang ito bilang simbolo ng ating kalayaan mula sa mga Kastila. Oh, itatanong ko ulit sa inyo ang ating pong tanong para sa araw na ito. Ang question of the day natin ay, sino ang kilala mong bayani? At bayani ang word for the day natin. Spell nga natin, sabay-sabay tayo mga bata. Let's spell the word for the day. B-A-Y-A-N-I. Mga bata, may ituturo ako sa inyo ngayon nakakaibang paraan kung paano tayo mag-spell. Gagamit ako ng alphabet in sign language. Ganito ha, B A Y A N I. Yon, nasundan niyo ba? O sige, isang beses pa. Ganito, letter B A Y A N I. Ang ibig sabihin nun ay bayani in sign language o alphabet in sign language. O, ang dami na nating natutunan. Parang konti pa lang ang ating napag-uusapan pero ang dami-dami na nating natutunan. Di ba mga bata? At tayo po ngayon ay magbabasa ng mga greetings natin dito sa mga bumati sa atin sa ating live. Handa na ba kayo mga bata? Ito po. Tingnan natin. Una ay, ayan, Otanod Yunugal. Ang binabati, ang gusto niyang batiin natin ay si Joey Lim. Hello po! Ayan, salamat po sa magandang comment ni Kabalhin Torlao Mercedes. Ayan, ha, si Ma'am Pretz ng EBC. Hello po! At syempre, hello po din para kay Eran. Aba, mamaya meron akong surprise guest. Abangan ninyo yun. Sino kaya yun? Ayan po. Aba, syempre po, salamat po sa nanay ko at sa ate ko para po sa maganda kong damit. At salamat din po kay Otanod Yunugal para po sa maganda niyong comment. Oh, isang hello din kay Christine Montoya. Ayan po. Ano pa? Kay Lola Lenny ni Baby L. Si, hello po, watching from Buena Vista, General Trias, Cavite. Marami pong bayani dito sa Cavite. Isa na po dyan ay si Emilio Aguinaldo na dinalaw pa kaninang umaga ng ating Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Oo nga, dun sila nag-celebrate ng Araw ng Kalayaan ng ating bansa para sa araw na ito. Ayan. At
Sino pa po? Ah, si Kabalhin po ay nanonood mula sa Maingit, Toledo City, Cebu. Yan. At marami pa. Si Irish Padilla, hello sa inyo. Ross Martinez, hello sa inyo. At si Jamsel Wakalia Mendoza. At huwag nating kalimutan si Ate Lelay ng PNK Central. Si Leilani Saunders, hello sa inyo. At o mga bata, isipin muna natin, sino ba mga kilala nating bayani? Meron ako mga kakilala na nag-share sa atin kung sino-sino ang mga kilala nilang bayani. Panoorin niyo ito. Sino ang kilala mong bayani? Ang kilala kong bayani is si Apolinario Mabini at si Jose Rizal. Si Jose Rizal po. Ang kilala kong bayani ay si Andres Bonifacio. Siya po ang kilala kong bayani, si Josefa Lianis Escoda. Siya ang aking kilalang bayani, Andres Bonifacio. Oh, bye, Joey! Salamat naman, binisita mo ako dito. Ang ganda-ganda ng suot ni Joey. Nakita niyo po ba? Yun ay si Joey mula sa Word Hub. Ang Word Hub ay mapapanood sa Net 25 tuwing Saturday at Sunday, 8:30 to 9 ng umaga. At nakita niyo ko anong suot ni Joey? Nakasuot siya ng kamisetang puti at nakasuot siya ng pantalon na pula. Aba, mukha siyang... Ano siya? Letter K. Ano yon? Katipunero, tama. Nung panahon ng Kastila, maraming mga katipunero ang lumaban sa mga Kastila upang ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. Kaya nga sineselebrate natin ang ating Independence Day o Araw ng Kalayaan. O, diba? At sabi doon sa ating... na ginapanood nating video, may mga bata na may mga kilala silang mga bayani. Sige nga, sabihin natin kung sino-sino ang mga bayaning iyon. Mag-review tayo. Ang unang bayani na nakita natin ay, sinong makapagsasabi sa akin? Sino itong bayaning ito? Ito ay, bahagi rin siya ng KKK o ng Katipunan. Siya ay si... Ano kaya kung tumawag ako ng isang kaibigan na pwede akong tulungan? O mamaya may papasok akong kaibigan, magre-review rin kami ng tungkol sa mga bayani. Ito ay si Emilio Jacinto. Very good, tama. Ang susunod naman ay panahon din ng mga Kastila at tinulungan niya ang maraming mga katipunero. Tumulong siya sa pagbigay ng pagkain at gamot sa mga nasugatang mga katipunero. Siya ay si Melchora Aquino. Tama. Ang susunod ay bayani sa panahon noon namang pananakop ng mga Hapon. Ayan. Ito ay si... Kilala niyo ba kung sino? Tama. Josefa Lianes Escoda. At pagkatapos, ito ay bayani noon pang unang panahon. Bago pa dumaong ang mga Kastila sa Pilipinas. Ito ay si Lapu-Lapu. Very good. At balik tayo sa panahon ng mga Katipunero. Ito ay si Apolinario Mabini. Siya ay isang dakilang lumpo at kahit mayroon siyang disability, nakatulong pa rin siya sa atin pong bayan. Diba? Ibig lang sabihin nun, lahat tayo ay pwedeng maging bayani, hindi ba? At syempre, huwag nating kalimutan si Andres Bonifacio. Ayan. Mga bata, tulad nga ng nasabi ko kanina, hindi lang naman mga bayani natin ang matatawag nating bayani o yung mga nakipaglaban noong panahon ng Kastila
panahon ng mga Amerikano, pananakop ng Amerikano, at pananakop ng mga Hapon. Hindi lang sila ang pwedeng tawaging bayani. Aba, pwede rin naman tayong maging bayani. Tayo mismo, pwede tayong maging bayani. Isipin nyo nga ang sagot sa tanong na ito. Paano ka magiging bayani? Ano ang pwede mong gawin upang ipakita na ikaw rin ay isang bayani? Panoorin nyo ang video na ito. Ano ang maaari mong gawin upang maipakita na ikaw rin ay isang bayani? Tutulong ako sa mga pastate ko. Sa pamamagitan po ng pagtulong sa mga nakakatanda. Kunwari po, may matandang madaming bitbit. Tutulungan ko po siyang bitbitin yung mga mabibigat niya mga gamit. Tutulong po sa mahirap. Tutulong po ako sa mga kalamidad na nangyayari. Tutulungan ko po yung mga tao nangangailangan ng tulong. Tutulong ako sa paglilinis ng mga komunidad. Tutulong ako sa kapwa ko, Pilipino. Hooray! Pag pala tayo ay gumagawa ng mga good deeds o mga magagandang bagay para sa ating kapwa, lalo na sa ating pamilya, sa mga kaibigan at mga kakilala, aba, tayo rin ay nagiging bayani. Halimbawa, kapag ikaw ay magalang, ikaw ay isang bayani. Kapag tinutulungan mo ang matatanda sa kanilang pagbubuhat ng mga mabibigat na mga bagay, ikaw ay isang bayani. Hindi naman pala kailangan na lumaban sa isang gera para tayo ay maging bayani. Kung tayo ay proud sa pagiging Pilipino at tayo ay gumagawa ng mga mabubuting mga bagay, tayo rin ay pwedeng tawaging bayani. Ayan na naman yung bell natin, mga bata! Ha! Ibig sabihin, ito ay mayroon tayong dapat tandaan kasi ngayon ay review time! Ayan, magre-review tayo ha sa mga pinag-usapan natin sa araw na ito. Ang una nating pinag-usapan sa araw na ito ay June 12, 1898 nang idineklara ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite ang Araw ng Kalayaan o ang ating kalayaan mula sa pananakop ng mga Kastila. Ito ay ginawa niya sa pagwawagayway ng bandilang ito. Kanina, pinag-usapan din natin ang iba't ibang mga kulay na makikita sa ating bandila. Aba, di ko pala nabanggit kanina. Sumisimbolo rin ang ating bandila sa kalagayan ng ating bansa. Kapag nasa taas ang blue, tayo ay nasa kalayaan. Kapag naman nasa taas ang red, tayo ay nasa hindi kapayapaan. Ibig sabihin nun, maaaring meron gera na nangyayari sa ating bansa. Kaya ayaw natin yun. Ang gusto natin, laging mapayapa at mananatili ang kalayaan sa ating bansa. Ano pang pinag-usapan natin? Pinag-usapan din natin ang ating word for the day at ginawa natin ito sa pamamagitan ng alphabet sign language. Ulitin nga natin yun. B, A, Y-A-N-I, bayani. Tama. Pinag-usapan din natin ang iba't ibang mga bayani na ating kilala. At hindi lang naman sila Jose Rizal, Melchora Aquino, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Emilio Jacinto, Lapu-Lapu, Jose Falianis Escoda at kung sino-sino pang mga bayani ang dapat nating kilalaning bayani. Pati tayo rin na mga bata, matatanda, mga Pilipino kapag tayo ay proud at gumagawa tayo ng ikabubuti ng ating kapwa at lalo na ikabubuti ng ating bansa, tayo rin ay pwedeng tawaging bayani. Tama. Ayan. Ha? Wala pa yung guest ko eh. Sandali lang po ha. Magbasa muna tayo ng ating mga likers. Banggitin natin ang ating mga likers. Tingnan natin. Salamat po sa mga nag-like. Salamat po sa mga nag-like sa atin pong video. Unahin na po muna nating batiin. Ayan. Ka Donato Lagunoy po. Watching from
Burnaby, Western District, Canada. Hello po! Ayan. Si Miss Flobs de Guzman po ay nanunood din. Ayan. Ayan. Ano pa po? So, sa atin po ngayon, ang gagawin po natin ay babati naman tayo sa mga may birthday. Espesyal na pagbati ang amin pong pinararating kay Brother June Santos. Birthday po niya sa araw na ito. Hello po! Happy, happy, happy birthday po! God bless you po! At espesyal din pong pagbati sa mommy po ni Ate DJ, si Sister Beth Manalo Albert. Happy birthday po! Ayan. At syempre, hindi po makukumpleto ang pagbati ng birthday kapag walang birthday song! Meron po akong guest sa araw na ito. Ayan! Siya po ang magpapakilala. Ayusin ko lang po. Siya po ang magpapakilala sa kanya, sasabihin niya ang pangalan niya at ilang taon na siya at mamaya po siya ay kakanta ng Happy Birthday! Dito ka, Erin! Ayan! Okay po? Okay. Po. Good morning! Good afternoon na, Erin! Sabihin mo ulit. Good afternoon po. Good afternoon po. Sabihin mo nga yung buo mong pangalan. Erin Edward po ako. Erin Edward? Gozum. Cruz Gozum. Magbati ka muna bago ka kumanta ng happy birthday. Bati ka po muna sa kay mommy, kay kuya, kay daddy. Mommy, hi po. Sabi mo, hi po. Hi, mommy. Hi, mommy. Pretz. Pretz. Oh, yun. Sino pa? Hi, job, job. Hi. Sino pa? Kuya Carl. Hi, Kuya Carl. Kuya Carl. Ilang taon na si Erin? 5 years old. Ah, 5 years old si Erin. Kailan birthday ni Erin? October? October. Lakasan mo po. October? October 31. Meron kang ka-birthday na sobrang special na tao, di ba? Opo. Opo. O, ano na pang gagawin natin? Tayo ay kakanta ng birthday song para kay... Kanina po? Kay Brother... Kay Brother June Santos. Ah, magti-thank you rin tayo sa kanya. Tapos babatiin din po natin si Sister Beth Manalo Albert. Ay, mommy ni Ate DJ. Ah, sige po, ready ka na po ba? Lalakasan mo po yung boses mo. Okay. Handa mo na po yung iyong tutugtugan. Ayan, ready? Opo. Ayan na. Excited ako. Lakasan natin. Ayan. Ready? Let's go. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Galing ni Erin. Good job, Erin. Good job. Ababa muna natin yan. Appear tayo. Good job, Erin. Palakpakan natin si Erin. Yay! Bigyan natin si Erin ng, kasi 5 years old si Erin, ng 5 na malakas na palakpak. Ready, get set, go! 1, 2, 3, 4, 5, yay! Good job, Erin! O, sige, magpa-plug na tayo. Dito ka po muna. Okay po? Opo. O, tandaan po, ang Net 25 Kids ay may dalawang show na pwede niyo pong abangan dahil meron tayong mga bagong episodes. Panoorin po ang homework sa Net 25 at patuloy tayong mag-aaral doon ng iba't ibang mga subjects at mayroon tayong storytelling, music and movements at arts and crafts. Mondays to Fridays, 4 to 4:30 p.m. Kasama niyo po ako doon at ang Word Hub po kasama ang ating mga puppets at si Ate DJ Saturdays and Sundays, 8:30 to 9 ng umaga. O, tandaan din po, meron kaming dalawang online shows. Isa na po rito ay ang Kid Kuwento at
ang Anong Sa Inyo. Kasama po si Ate DJ. Magkakaroon na rin kami ng radio show. Kaya abangan niyo po yan. Mag-a-announce po kami. At opo nga pala, bukas may bago na naman tayong pagkukwentuhan. Bukas ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa plants. Alam mo kung ano yung plants, Eran? Plants, yung mga halaman. Okay po? Opo. Bukas yun po ang ating pag-uusapan tungkol po sa mga halaman. Oh, malapit na po ang anniversary ng Net 25 Kids. Sa Friday na po yan, June 15. Kaya padala niyo po sa amin ang mga pictures ng mga birthdays, anniversaries, at lahat-lahat pa na gusto niyong batiin namin. At i-feature po namin sa ating Kid Kwento episode sa June 15. Don't forget, use our hashtag Kid Kwento. Sabihin mo nga po. Kid Kwento. Kwento. Very good, Eran. Ayun po. And then, post your greetings, send nyo sa amin, either comment or pwede nyo i-post o kaya i-personal message nyo po kami. Don't forget, like and share our Facebook page. That's facebook.com/net25kids. And like us on Twitter and Instagram. Hanapin nyo lang ang Net25Kids. Kung mayroon po kayong mga topics na gusto nyo i-discuss namin o kaya homework na nagkakaproblema po kayo, pwede nyo po yan ipadala sa amin. Sasagutin namin yan sa homework hotline. Yan po ang radio show namin. Sa email nyo po kami sa aming address na net25kids@gmail.com. Tawagin natin si Joey para makapag-goodbye siya sa atin. Ayan na, gababye na tayo. I am Teacher Sally. Sabihin mo pa. Ako po si Eran. Ako po si Eran. Siya po si Joey. Siya po si Joey. Na nakakatiponero outfit. Diba? Pogi ni Joey, no? Okay. Pero mas pogi si Eran. And, ay, guwapo. Mas guwapo si Eran. Diba po, Eran? Okay. Good job, Eran. Very good thing. Galing-galing ni Eran ngayon, no? And we are one tayo. One with 25. Ulitin natin. And ako po si Teacher Sally. Ako po si Eran. Siya po si Joey. Siya po si Joey. And we are one with 25. Very good! Yay! Bye-bye po! See you tomorrow! Palakpak tayo!